Hi Intrepid Gang, Post Prod Ian here. Sa ngayon ay sinisimulan ko ng i-edit yung video ko tungkol sa kapamilya shutdown a year hence or a year since. Kumbaga, we all know what happened last year. Kumbaga, inaayos ko na yan sa editing process ko. Actually, hindi na ako dito mag-edit kasi hinihiram din ang utol ko tong workstation ko dahil nag-work from home din siya paminsan-minsan. That is not the reason why I am recording right now. Actually, napaka masalimuot na sitwasyon ang nabalitaan natin lahat. Specifically for us Catholics. At hindi ko na to i-edit. Diretsong upload na rin to. At patawarin nyo rin ako kung may mga F-bombs dito at kung ano pang mga mura. Kasi tangina lang talaga tong nangyari na to. Kasi kung hindi pa nababalitaan, and quite honestly, naririnig ko na rin, pero shinare ng pinsan ko yung video ng isang lalaki na nagwawala sa harap ng isang pare. And I've read na taga Pampanga yung pare na yun. Kasi ang title of endearment ng mga kapampangan sa mga pare nila at mga obispo nila ay among. So instead of Father ganyan or Father Jim or Father Gregorio or Father Goy or Father Greg, Among Greg ang tawag nila, or Bishop, kung hindi, instead of Bishop, yun nga, diba si Bishop Ambo David, diba, ng Caloocan, Kapampangan yun, imbis na Bishop Ambo, Among Ambo, kahit na ano, obispo siya, siguro yung mga kapapari niya Among talaga ang tawag nila talaga, lalo na yung mga Kapampangan. But then again, yun yung entitled of endearment nila, at dun pa lang malalaman mo ng Kapampangan yung pare at yung naagrabyado. Now, mga kababayan, Intrepid Gang, alam naman ninyo na ang mga pare ay dapat celibate. Nasa canon law yun. Tutukso nga ako na ilabas yan. Meron ako ditong kopya ng Code of Canon Law. Babasahin ko sana sa inyo, pero mapapahaba tayo ng video. But then again, nasasaad sa Code of Canon Law, it's a discipline of the Catholic Church. Kahit noon pa, most likely in the Middle Ages, I think. Basta napakahabang panahon na naging celibate o walang asawa ang mga pare. Maybe in other traditions, meron at inaalaw, pero disiplina yun ng mga churches nila. Yung mga Eastern churches, meron yung mga pare nila may asawa. But we respect that, that's part of their tradition. Pero pagdating sa Western tradition, sa Western Catholicism, at Western Catholicism ang dinala ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, nasanay na tayo na ang mga pare ay celibate, walang asawa. So, it just fucking beggars belief kung bakit may mga pare na sinusulot ang asawa ng mga laiko. Okay? Meron ako mga kaibigan pare, at kaibigan ko ang kura namin dito sa parokya namin dito. Pag maganda ang ginagawa nila, I give them credit where credit is due. Pero kapag ganito, na katarantaduhan ang ginagawa nila, putang ina, mali yan. It's just fucking disgusting that priests who are supposed to be alter Christus, another Christ, ito ginagawa. Tang ina.
alam nyo mga kababayan, Intrepid Gang, kung okay pa yung tao na yun, yung nag-amok eh. Yung nag-amok sa harap ng pari eh. Ito, napigilan pa niya sarili niya eh. Pero kung ako yan, na-agrabyan niya, tangina, masasaktan yan. Kung hindi sampal, suntok ang abot sa kanya. At kung may crucifix na malaki yun, ihahampas ko sa kanya. Ganun ako mga kababayan, ganun ako Intrepid Gang. Pag may nagawang mabuti ang kaparean, hands down, masaya ako, maganda na ginagawa nila yun. Pero if they go out of their fucking character, pasensyahan na. At dapat ganito ang attitude. Dapat ganito ang attitude ng mga Katolikong laiko. Na hindi natin sila pinapamper. We treat them as equals. Ang advantage lang nila ay naordinahan sila. Pero hindi porket naordain sila, sagrado yung kamay nila, ipapalampasin natin ang mga katarantaduhan nila. Okay? Ganon dapat ang ating attitude, mga kababayan, Intrepid Gang. Hindi porket sagrado ang kamay nila, hindi sila takas. Makatakas sila sa mga maling ginawa nila. In fact, the Catholic Church is empowering the laity to deal with their bullshit. Okay? Kumbaga, i-expose sa publiko yung katarantaduhan ng mga kaparean. Pero, make no mistake, okay? Bihira lang na mangyari to. Bihirang bihira. Pero, kahit bihira, masakit. Lalo na sa akin, na Katoliko. Napakasakit. Kasi may mga kilala ko na pari na banal, matino. Hindi man maano sa liturhiya o hindi man talaga ganun ka brainy na inace nila ang theology school at nag-aaral sila, siguro licensiate o PhD, matino, okay la, basta ginagawa nila tungkulin nila, wala akong problema dun. Pero kung gago kang pari ka, pag-isipan mong mabuti ang bukasyon mo. Pag-isipan mo mabuti kasi ako na lang ah, pinag-isipan ko mabuti para ba talaga ako sa seminaryo o itutuloy ko yung pagtatrabaho ko. And I discerned out. Kasi sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang sarili ko, lalong-lalo na sa sexual tendencies. Okay? Nasa atin yan. Kahit mga pare na gaganyan, natutukso din sila eh. At yun yung sitwasyon dito eh. Pero, anong kinaibahan ng karamihan sa mga pare dito na talagang banal at talagang winawaksi nila yung katuksohan ng laman. At anong pinagkaiba nila doon sa pari na to na ng ahas ng ng asawa ng iba. 'Di ba? Ganito po ah, my dear P. Ito. Dearly beloved priests, I only have one message to all of you. Do your fucking job. Sorry sa F-bomb, pero kailangan ko tong i-address. This is no
fucking walk in the park. Kahit ako, nagkasala ako, kailangan ko mangumpisal. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapangumpisal at gusto kong mangumpisal. Pero, kung hindi, kung ganyan lang din, ang nakikita kong example ng kaparean, kung mahina pananampalataya ako, sobrang hina talaga. Mahina naman talaga pananampalataya ako eh, sa totoo lang. Pero kung sobrang hina na to the point na ano, na kung ano na mangyari sa akin, siguro hindi na ako mag-umpisal, hindi na ako magsisimba. But then again, it's not me. Patuloy pa rin ako magsisimba, patuloy pa rin ako magdarasal, patuloy ko pa rin ipagdarasal ang kaparean. Kasi, hindi sa isolated case to eh, pero sa totoo lang, this is also a reminder, not only for our priests, but also for our seminarians. Nasa microscope kayo ngayon. Kasi, itong formation ninyo, this will make you, or this will break you. Ito ang huhubog sa inyo, o ito ang wawasak sa inyo. Kung lumabas kayo ng seminaryo, walang problema. Basta maging mabuti kayong tao, hindi kayo gago. Kung mag-asawa man kayo, sana man lang ay maturuan ninyo ang mga anak ninyo sa pananampalataya. Dahil nga, napag-aralan nyo yan. Pero, kung nagpatuloy kayo sa pagpapare, ibang usapan na yan. You have to do your fucking job. Kasi, malupit ang mundo. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Na nasanay na na ang mga pare dito ay banal. Well, at the very least, eh, sinusubukan nila maging banal habang nabubuhay sila bilang mga pare. Dearest fathers, pardon my expletives, but I have to say this. At para kay Father Motherfucker, kung sino ka man, humanda ka. Dahil, ipapaubayan na kita sa Diyos at sa iyong obispo. Kung mabait ang obispo mo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil bibigyan ka pa niya ng isang pagkakataon para maitama mo ang mga mali mo bilang pare. Pero kung pinapalayas ka na sa pagkapare, pasensyahan na lang. But then again, kung mangyari man yun, sana hindi ka pa rin mawala ng hindi pa rin mawala ang yung pananampalataya. Na kahit na mawalan ka man ng trabaho, kahit na tanggalin ang pagkapari mo, nandyan pa rin yung pag-consecrate sa kamay mo. Sabi nga, thou art a priest forever according to the order of Melchizedek. Kung ako sa iyo, Father, isuko mo ang sarili mo sa obispo. Ikumpisal mo sa kapwa mo, pare, ang mga kasalanan mo. At ihanda mo ang sarili mo sa kung ano man ang mangyari sa iyo. At sana lang eh, hindi sukdulan ang galit ng inagrabyado mo. Dahil kung sukdulan yan, baka nandilim na ang paningin niya, bukas makalawa, may mangyari sa'yo. Sana, wala. I guess, yun lang ang masasabi ko. Let me go ahead and edit my video. And, di na ako mag-closing spiel. Ian out.